Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay kung napanood nyo ang Summer League game ng Warriors at ng Spurs, isang bagay ang kapansin-pansin sa paggamit ng Warriors kay Jonathan Kuminga. Nilalagay nga siya sa point forward position. Sa depensa ay forward siya. At sa opensa naman ay siya ang nagpapatakbo ng plays ng Warriors. So obviously, hinahasa nga siya ng Warriors na punuan ng role noon ni Andre Iguodala. Dahil ngayon nga ay wala na si Bialitza, Juan Toscano Anderson at question mark pa kung babalik ba si Iguodala. So definitely kailangan nga ng Warriors ng isang playmaker sa second unit dahil paano nga makakabwelo si Poole na gumawa ng puntos kung siya pa ang gumaganap bilang playmaker. Well, isang bagay na pagkakapareho nila ni Iggy, si Kuminga ay very athletic din. Ngunit wala pa nga siya nung IQ ni Iguodala at pati na din ang depensa. Subalit andun na nga yung tools. Maganda ang kanyang ball handling. May magandang length and athleticism siya para sa depensa. Sadyang kulang lang talaga siya sa experience sa ngayon. Ganun pa man ito ngayon ang ginagawa ng Warriors sa Summer League. Hinahasa nila si Kuminga na maging isang point forward upang mapunuan ang kakulangan ng playmaker sa second unit ng Warriors. Dahil bagamat magaling nga siya, fix na nga si Steph, Clay, Wiggins at Raymond sa lineup ng Warriors. Kaya naman inaasahan pa din na manggagaling siya sa bench. Maliban na lang nga kung mag-i-improve ng gusto ang kanyang performance at mapipilitan si Steve Kerr na ipasok siya sa starting lineup. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron at Bronny. Mainit na topic ngayon ang kanyang extension sa Lakers na magiging available sa darating na August 4. May mga balita na hindi pipirma sa LeBron ang extension kung hindi makukuha ng Lakers si Kyrie Irving. Ganun pa man ang biggest factor nga dito ay ang kanyang anak na si Bronny. Dahil alam naman natin na gusto nga ni LeBron na maging teammate ito. Kaya naman kung sino nga ang pipili kay Bronny sa draft ay doon din gusto pumunta ni LeBron at yan ay sa taon na 2024. Yan nga ay kung one and done si Bronny sa kolehiyo na sa ngayon ay malabo nga mga kaibigan dahil imbes na tumaas ay bumagsak pa nga ang kanyang national ranking. As of now ay rank 60 sa class niya si Bronny. Saktong 60 lang nga ang kinukuha sa draft. Kung isasama mo pa ang international prospects, labas na nga si Bronny sa top 60. At hindi lang naman batch niya ang sasali sa draft. Andyan din ang mga tumagal ng 2, 3, or 4 na taon sa kolehiyo. At dahil dyan, kung talag nga ang pag-uusapan, tiyak na hindi pasok si Bronny sa top 60 kung magpapatuloy ito. Ganun pa man, since anak nga siya ni LeBron, kung gusto niya magpa-draft ay madadraft talaga siya dahil sa kanyang apelido. At hindi nga yan ang gusto ni LeBron. Gusto niya madraft ang kanyang anak dahil sa kanyang galing at hindi dahil anak lang siya ni LeBron. At matalinong ang tao si LeBron, hindi naman niya pipilitin na ipadraft ang kanyang anak kung hindi pa talaga nito kaya sa NBA. Dahil kapag umalis na siya dito, hindi nga magiging maganda ang resulta nito para kay Bronny. Kaya naman posible magpahinog muna si Bronny sa kolehiyo. At ito ang magiging deciding factor na LeBron sa kanyang extension. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!